si awit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikadalawa ng Oktubre at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang paggunita sa mga banal na anghel na tagatanod, ang ating mga guardian angels. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, mapagbigyan din ang kahilingan ng lahat ng mga nagpamisa, ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, para sa mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo.
Pakikinggan niyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin, sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi na kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng inyong mga anghel patungo sa lupain na mga Amoreyo, Hiteyo, Pereseyo, Kanineyo, Hebeyo at Hebuseyo, at sila'y lilipulin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Siyang nagahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos tangi kong pinagtitiwalaan. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas. Iikatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gawaing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumapang darating pa ang salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kong dumating. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Panginoon'y purihin ang lahat niyang mga Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Yan po'y isa sa mga unang panalangin itinuro sa atin. Kaya isa yan sa mga hindi dapat natin nakakalimutang panalangin. Marami sa atin, dahil marami nang gustong hilingin sa Diyos, nakakalimutan yung mga basic at mga pangunahing panalangin. Kailan niyo huling dinasal at nagdasal sa inyong anghel na tagatanod? O kung kayo pa'y tanongin kung nagkita na ba kayo ng anghel? Hindi pa. Hindi kayo natingin minsan sa salamin? Hindi kayo nakikita ng anghel pag natingin kayo sa salamin? O ibang anghel ang nakikita ninyo? Ah, yun ang masama, ano ho? Dahil yung kampo ni Satanas, anghel din ang tawag doon. Parehas may pakpak. Minsan nakakalimutan na nating tayo ay may mga tagatanod. Tayo ay may mga tagagabay. Ang sabi doon sa panalangin ay to light and guard, to rule and guide. Yung mga tumatanglaw, nagbabantay, nangunguna at gumagabay ay mga anghel. Kaya kung ikaw ay tanglaw at gabay sa iyong pamilya, ikaw ay anghel. Kung ikaw ay patnubay at gabay ng iyong kaibigan, ikaw ay anghel. Ang sinumang gumagabay at tumatanglaw sa iba para maging ligtas ay mga anghel. Maaring wala tayong pakpak, pero kung tayo'y may kakayanan na gumabay, tumanglaw, magliwanag, manguna, tayo ay mga anghel. Kaya doon sa tanong na nakita na ba kayo ng anghel, madalas tayong magkita ng anghel. Ayaw lamang nating kilalanin. Bakit? Napangungunahan tayo ng kahinaan ng mga anghel na nakapaligid sa atin. Kaya kahit ikaw ay gabay para sa iyong mga anak, minsan nagdududa ka kung nagagawa mo ba ng ayos. O kung ikaw ang anak, minsan nagdududa ka kung talagang anghel ang gumagabay sa iyo. Ay yung pagising mo pa lamang ay andar na ang bunganga ng iyong anghel na ina. Hindi, parang hindi mo mararamdam ang anghel. Pero pagka pinalalim ninyo, hindi ka makagagabay kung hindi ka magpapaalaala. Hindi ka makapagbabantay kung hindi bubukang iyong bibig para paalalahanan ng iyong mga binabantayan. Kaya nga po, huwag niyong isiping ang mga anghel ay lumilipad lamang. Ang mga anghel kasama ninyo sa inyo. Yung inyong mga bungangerang nanay, minsan anghel ang mga yan. Yung inyong mga lasinggerong tatay, anghel ang mga yan. Minsan nga yung chismosa niyong kapitbahay, anghel din ang mga yan. Sa isa't sa isang banda, kapag ka gumagabay, nagpapaalaala, nagbabantay, nangunguna sa kahit anong kapamaraanan, ikaw ay nagiging anghel para sa iba. At yun ang pagdiriwang ngayong araw na ito. Hindi lamang natin ginugunita, bagamat totoo na bawat isa sa atin ay may mga anghel na tagatanod, mga anghel na hindi natin nakikita, pero minsan nararamdaman natin. Kapag kayong may pupuntahan ka at parang may pumipigil sa iyo,
Ayaw mong umalis. Minsan mga anghel ang mga yan, nagpapaalaala, baka mapahama ka. Yung minsan bumubulong sa iyo, huwag mong sabihin yan. Huwag mong gawin yan. Itiko mo ang iyong bibig, baka makasakit ka. Yan ay mga anghel na nagpapaalaala. At lahat ng yan, galing sa Diyos. Pero huwag ninyong ilalayo na ikaw din sa iyong kapamaraanan kapag ka nagpapaalaala ka sa iyong mga anak, kapag gumagabay ka sa iyong mga kaibigan, kapag ka sinasamahan mo ang iyong mga kasama sa bahay, ikaw ay nagiging anghel. At yun ang hilingin nating patuloy sa Panginoon sa banal na misang ito. Kay Jesus, ang puno at pinanggalingan ng lahat ng mga anghel, atin pong idulog sa Kanya, inyong ibulong mamaya sa Kanya sa pagtanggap sa komunyon. Panginoon, gabayan mo po kami at ako'y bigyan mo ng lakas ng loob upang ako'y maging gabay din sa ibang tao. Maging anghel ako sa aking maliliit na kapamaraanan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurhiyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel na tagatanod. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo, o sana sa kaitaan. Pinagpalang na palirito sa ala ng Panginoon o sana sa kaitasan o sana
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Panginoon naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sambahin ang ngalan mo,
Tawag kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Nagalagaw, matid mo rin
sino ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen.
Ang lahat po'y magsuupo para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arc entrance, yung malaking arko dito sa likuran. Tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ito po'y tulong sa inyong pagbisita dito. Atin ding ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Mangyaring pakitapon ang inyong mga basura sa tamang basurahan at huwag kayo mag-iiwan ng kalat dito sa loob ng simbahan. Atin ding ipinapaalaala na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ang mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eukaristiya. Ngayon pong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. Tayo ay may prosesyon parangal sa Mahal na Birhen, ang ina ng mga biyaya. Ang prosesyon po ay sa 5 ng umaga. Sa mga sasama, mangyaring magdala po kayo ng kandila. At simula po ngayon hanggang Biyernes ay magsasagawa ng taunang pagsasanay o annual retreat at pagninilay ang mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Kami humihingi sa inyo ng panalangin upang ang linggong ito ay maging mabiyaya nang sa ganun kami ay makapanariwa ng aming katapatan sa paglilingkod bilang mga pari. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan nating pananatilihin ninyo ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang.
Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at laging maging tagatanod ng ating kapwa. Salamat sa Diyos. Uwi na, Mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay handog. Ihatid mo kami sa langit, sa amang mapag-